sa mga hindi pa po nakakalam dyan kung paano po umutang sa Paymaya o yung tinatawag na Paymaya Credit, ay tamang-tama po ang video nito para sa inyong mga lalabs dahil ituturo ko ngayon sa inyo step by step kung paano po umutang sa Paymaya. Okay? So, umpisa na natin ang mga utang. So, tandaan, kapag nangutang ay dapat po marunong ding magbayad. So, una punta po tayo sa ating account, sa ating Paymaya account. So, na may nakikita po kayo dito sa akin, kakautang ko pa lang. So, since pa ituturo ko sa inyo yung ginawa ko rin step by step. So, ano? So, siya nga pala sa mga baguhan pa lang dyan naligaw sa channel ko, o beginner, huwag nyo kakalimutan dyan mag-subscribe, mag-like. O kung may mga tanong po kayo, huwag po kayo mahiyang magtanong. So, okay? So, nasa na tayo? So, dito po, nandito na tayo. So, paano nyo malaman po na eligible na po kayo, na pwede na po kayong umutang sa Paymaya, sa GCredit? Kagaya po sa GCash, meron pong GCredit, meron ding GLoan. Dito po, meron ding Paymaya Credit at Paymaya Loan. So, dito tayo, pwede na tayo sa GCredit. Paano malaman? Dahil, titingnan nyo po dito, may makikita po kayo dito na notification. Ayan. So, titingnan natin kung pwede na tayong makautang. So, may makikita dito, bantayan natin, mag-apply sa Paymaya. Ganyan. Click natin yan. Ayan po. Pag meron na po kayo ma-receive nito, ibig sabihin po, pwede na po kayong umutang sa Paymaya Credit. So, ayan, mag-apply sa Paymaya Credit, ganyan. So, ang pwede nyo pong mautang dito hanggang 18,000. Ano? So, hindi ibig sabihin na 18,000 talaga. Depende po yun sa cash flow ng inyong Paymaya account. Okay? So, dapat meron po tayong, meron po dito, babasahin nyo lang po, explore nyo lang po dito yung apply in 3 easy steps, ganyan. So, okay? So, activate nyo yan. Click nyo yung activate na yan. Ayan. So, ito po yung kasunod. May makikita na po kayo dito. Set up your credit, ganyan. So, babasahin nyo muna, then meron po rito yung billing details, ganyan, GCredit, may nakalagay na 5,000, depende po din siguro yun sa cash flow nyo kung magkano nga pwedeng ipapautang ni Paymaya sa inyo, ano. So, dito, meron din kayo makikita dito ang kasunod na billing, and depende, ikaw po mismo ang pipili kung kailan ka magbabayad. Halimbawa, yung kada sweldo mo ay katapusan ng buwan. O, ilalagay nyo every 30 of the month. Ganyan. Dito po, isisit nyo lang po dito. Ayan po, click nyo po yan dito. Ay, hindi ko pala maklik kasi picture lang. So, ayan dito po, i-click nyo lang po yan dito po. Halimbawa, every 24 ng buwan. Ganyan, magbabayad kayo. Yun yung pinaka-due date ninyo. So, kayo pong mismong pipili dito kung kailan yung araw na due date ninyo. Okay? So, pag mailagay nyo na yan, dito po, ilalagay nyo po yung active na email address ninyo. Yung valid email address. And then, ang kasunod po ay ito po. Alternative lang naman. Optional lang itong number. Ayan. So, dito, ang kasunod po ay may makikita po kayo dito. So, lagay nyo lang po. Basic lang po siya yung pay mail and mail, gender, then marital status, kung single, married, ganyan. And then, dito sa baba naman, dito, wala ka nang aanuhin dyan. So, dito, ang lalagay nyo lang, wala na po siya. Ito na po, continue na po yan. Pag makikita nyo na po yan na pwede na po siya i-click, continue nyo na po siya. So, ano, sana po masundan ninyo. Ano, pag hindi nyo po masundan, huwag po kayong mahiyang magtanong lang po. Mag-comment lang po kayo down below. Okay? So, asa na bang kasunod? So, 1 of 3. So, ang kasunod po, 2 of 3. Ito po yung kasunod. So, assign a contract reference. So, maglalagay po tayo ng reference. Kagaya ng kung sino yung ilalagay nyo po dyan. Halimbawa, ate, kapatid, asawa, ganyan. So, ilalagay nyo po dito yung first name, last name, kung sino yung ilalagay nyo reference. Halimbawa, ate. So, ilalagay nyo pangalan ng yung ate, pang-apelido. Then, ilalagay nyo dito kung kano-ano nyo siya, sibling, father, mother, ganyan. Tapos, lalagay nyo din yung number. So, dito sa number, guys, i-click nyo po ito. Kasi, kailangan i-access, kailangan i-allow mo si Paymaya na ma-access yung contact. Okay? So, mabilis lang yan. I-click nyo lang po yan. Then, ang kasunod po ay, pag mailagay nyo na po ito, so, okay, pag mailagay nyo na po yung contact person, na reference person ninyo, na ilagay nyo na dito, halimbawa si ate, si kuya, ganyan. So, click nyo lang po yung continue. So, napakabilis lang, guys. Pag continue nyo yan, ito confirm details lang. Ayan, so, check nyo lang yan. Ayan, so, may makikita kayo dito. Ayan. Then, confirm nyo lang po yan. Click nyo lang po yung confirm. Then, pag ma-confirm nyo na po yan, so, ito na po.
So, iyan, pag ma-confirm na po yan, ang kasunod po ay magte-text po si Paymaya sa inyong number, sa inyong Paymaya number na OTP. So, ilalagay nyo lang po dito yung anim na number, then verify lang po. Pag ma-verify nyo na po, ito na po yung kasunod. So, ito na verify na ano. So, yan po yung sunod-sunod na pag mag-a-apply ka na po sa Paymaya Credit. Ayan. So, po yung marireceive nyo po agad, wala pang isang minuto, marireceive nyo na po agad ito. So, yan. Ito, marireceive nyo na po ito sa inbox ninyo, sa messages ninyo. Ito po yung marireceive na agad. Ayan. Paymaya application has been approved. Ayan, ganyan po. So, iti-check nyo po ito doon. Refresh nyo lang po yung account ninyo sa Paymaya. Ayan, pag na-receive nyo, naka-receive na kayo agad ng text na notification na your credit application is approved na, then i-refresh nyo lang yung Paymaya account niya, then balikan ninyo, mag-login kayo ulit. Then dito po, may makikita po kayo dito sa wallet ninyo po, una po, kung walang balance yan, wala pa, hindi pa magre-reflect yan dito sa wallet ninyo, yung inutang ninyo. So dito yan magre-reflect muna sa credit, yan. So, dito i-click nyo lang yan sa credit na yan, makikita nyo yung 5,000. Kagahalimbawa, 5,000 yung pinautang sa inyo. So, may makikita kayo dito, guys. Oh. Ayan po. So, ayan. So, dito muna yan magre-reflect. Yun. Tapos, pag gusto nyo siyang i-transfer sa wallet ninyo para maipasa nyo sa ibang, para maipadala nyo kung sinong gusto nyo padalan or kaya i-transfer nyo sa ibang account. Halimbawa, GCash, ganyan. I-transfer nyo muna. Transfer nyo muna, transfer to wallet. So, i-click natin yan. Pag-click natin sa transfer wallet, so ilalagay natin yung amount. 5,000, ganyan. Then, pagkalagay nyo ng amount, continue nyo yan. Pag-continue, hindi ko na kasing ipwedeng lagay. Pag-continue nyo yan, matatransfer na po yan doon sa pagbalik ninyo, mag-back lang kayo, mawawala na po yung sa GCredit dito. Dito sa Paymaya Credit, mawawala yung balance dito. Then, mapupunta na po siya sa wallet. Dito na po siya mapupunta. So, pag nandito na siya, pwede mo na siyang magamit, pwede mo na siyang magpadala kung matransfer mo sa GCash, ganyan. Okay? So, pwede mo nang, tapos, titingnan nyo dito sa GCredit, guys. And, medyo may kalakihan lang, actually, 552 ang bayarin, ang mababayaran mo, ang tubo talaga. Sa within 5 months din yata to. So, pwede mo siyang bayaran lahat. Then, pwede mo rin siyang bayaran partial every month. So, dito po, i-ano nyo lang po ito. Tawag nito, yung parang i-explore nyo lang. So, ayan. So, dito yung transaction. So, explore nyo lang po. Ito po yung pinaka-interest niya. 449. Ayan. So, natanggap mo ay 5,000. Wala siyang bawas. Ayan. Natanggap mo yung 5,000. 5,000 talagang na-receive mo. So, ayan. So, ito yung pinaka-balance talaga. Ayan. So, hanggang dito na lang po. Sana po nakatulong sa inyo. Sana naiintindihan yung sinasabi ko. Parang wala akong kagana-gana magsalita. Ay, malaging paos ang boses ko. Sana po yung nakatulong sa inyo. Kung nakatulong nga, huwag niyo po sana kakalimutan mag-subscribe, mag-like. Kung may mga tanong po kayo, huwag po kayong mahiyang magtanong. Okay? So, hanggang dito na lang. Maraming pong salamat.